Eh, alamin nga po natin ang pananaw ni Senate Committee Chair on Economic Affairs, si Senator Imee Marcos, Imee Solusyon. Magandang hapon po, Senator Imee. Yes, magandang hapon. Kumusta na sa ating mga kapatid sa DWIZ? Medyo long time no see na ako dyan. Kumusta na kayo? Mabuti naman po. Sana kayo din po, Senator. Kaya lang, hindi nakaka-good mood itong internet natin na talaga naman. Nung kasagsagan ng pandemya, bandang Marso, Abril, talaga naman bumagsak lata lahat ng wifi, pati yung ating mga signal sa telepono. Eh naghinaan ngayon, sinasabi ng ating mga kumpanya, ang sabi ng mga telco, bumalik na daw sa dati. Pero hindi kailangan bumalik sa dati, kailangan na gumaling ng kaunti. At tayong pinakakulelat sa buong Asia. Kung ikukumpara natin sa mga bagong bansa katulad ng Laos, ng Cambodia, di hamak na mas magaling pa sila sa atin. Tayo talaga ang pinakakulelat. Samantalang kung tutuusin yung telephone companies dito sa Pilipinas, isa sila sa mga pinaka-original at luma. Nag-umpisa noon pa, samantalang hindi na nag-improve. Eh, yun nga po ang sinasabi ko kanina, Senator Imee. Nagpunta ko ako sa Myanmar noong mga nakaraang taon eh. Mas mabilis yung internet ng Myanmar kumpara sa atin. Oo, di hamak. Samantalang kung tutuusin, yung Myanmar, wala pang 10 taon yan na lumalahok at na nangangalakal sa global marketplace. Ika nga, bakit kinaya nila ito? Ito yung problema natin eh. Kasi iisipin ng maigi, ang nangyari kasi siguro, umaasa lang tayo sa ating mga private companies. Kailanman ang ating gobyerno ay hindi naglagay ng sariling infrastruktura. So parati na lang tayong sinasamantala ng ating mga telephone companies kapag ayaw nila mag-invest, halimbawa sa mga isla o sa mga bulubundukin ng Cordillero dito sa amin, sa Ilocos, eh talagang sorry na lang, manigas ka na lang, eh tiis-tiis na lang tayo. Eh ngayon, na panahon ng pandemya, bawal umiko at hindi pwede pumunta sa mga crowded na lugar, eh lahat takot na takot magkasakit. Paano pa tayong magkakaroon ng negosyo? Paano iiwasan yung pagsara at pagwala ng trabaho? Higit sa lahat, yung mga anak natin, nag-iiyakan na sa bahay, walang magawa yung mga magulang, nawawalan pa ng trabaho ang mga mami at daddy. Paano ba ito? Ayun nga po, Senator. Ito nga hong si Aling Bebang, umiiyak na, at itong si Brenda, lokang-loka na dahil sa bagal at kupad na internet. Sabi nila, paano kami mag-a-apply ng loan sa mga ahensya ng gobyerno? Hindi kami makapag-submit ng loan application online. Tama yun, kahit nakapasok ka, yung SEC, halimbawa, SSS, finally, sa wakas, online nga, pero pipila ka ng ilang oras, jam ng jam, hindi ka makapasok, napaka-tindi ng traffic. Ang kailangan talagang gawin, may traffic sa online, may traffic sa EDSA, ano ba itong walang katapusan traffic? So I think it's really important we start beefing up. At kalampagin din ang DICT, ang NTC. Ano bang ginagawa ninyo? Kailaki-laki ng intelligence fund ng DICT. Ilang million yon? 500 million. Sino ba ang ini-espiya natin kung hindi naman natin mapakinggan at matawagan ang ating pamilya at mga kasosyo sa negosyo, yung ating mga guro sa eskwelahan? Hindi natin magawa ang trabaho natin. Pero yung intelligence fund, kailaki-laki. Bakit? Ayun nga, Senator Imee, pakisigawan nga ho ng bonggang-bongga yung NTC at yung DICT kasi sabi ng mga kababayan natin, pagka tumatawag sila dun sa hotline ng mga internet providers, wala rin sumasagot. Nagpila na nga ako ng resolution dyan sa Senate na imbestigan na yung sitwasyon dyan. Kasi nakikita naman natin, tuwing end of year, nagre-report naman sila sa BIR na limpak-limpak, million-million na profit. Ang dami-dami naman nilang kinikita. Ano ba naman i-improve? Pagkatapos, nung nagalit na si Presidente Duterte dahil sa kanyang SONA, di ba, pinagmumura na naman niya. Sabi niya, yung mga telco na yan. Abay, nung nag-meeting sila, ang sinisisi naman yung mga LGU. Sabi daw, yung mga mayor daw, nang haharang. Bakit naman haharangin ng mayor yan? Ang natuklasan sa DILG ngayon, ang karamihan ng application, itong mga telcon to, mga kulang-kulang. Okay. Hindi sila nagbibigay ng kompletong dokumento. Paano naman a-actionan ng mayor? Alam ko yan Alam ninyo, ang tagal ko sa LGU, di ba, governor nga ako hindi pa ako nakakalipat dyan sa usapin ng LGU. Isipin mo,
pinagpilitan talaga nila yung globe sa amin, sa Ilocos Norte, ano, linagay nila yung kanilang tower doon sa tabi ng Paway Church. Eh, nakiusap kami, sabi namin, wag naman dyan. Eh, hanggang ngayon, may kaso pa rin, paano, nawawalan ng negosyo, ng trabaho, ng hanap buhay yung mga tao, dahil yung Paway Church at yung turismo, yan ang tanging Instagram photo ng mga tao saka, pupunta sa Ilocos. Yan, Senator, heritage isa pa yan. Eh, ako, nakatusok doon, nagniningin yung Globe Tower, hindi ka makakuha ng anumang retratong matino na wala yung tatak nila. Eh, yan naman ang sinasabi ko. Paano naman papayag dyan yung LGU, pati yung NCAA, ang mga NHCP, lahat ng cultural heritage groups, lahat umaalma. Eh, kasalanan pa ba yan ng LGU o talagang arrogance na yan ng Globe at ng Telco? Eh, yun nga ho ang problema, Senator Imee, dahil yung problema ang pinapasolusyonan sa kanila, sinisinila sa LGU naman. Oo, nakakatuwa talaga yun eh. Kung minsan nga, nakikiusap nga kami sa kanila, pwede ba? Pwede ba? Lagyan naman ninyo ng tower, yung mga dulo ng daigdig, ano? Yung mga bulubundukin dito, eh kaya taas-taas ng Cordillera. O di kaya yung mga isla-isla sa Mindanao, sa Basilan, sa Buanga. Hindi nga natin nababalitaan kung ano na nangyayari dyan, exactly. Pati sa mga Mindoro area. Naku, wala namang mga wala namang tower dyan. Pero ayaw naman nilalagyan kasi mga missionary site daw, samantalang dito sa syudad, sa kalagitnaan ng lungsod, na kaya sikip-sikip na pagpipilitan at gagawa nila ng paraan, magagawa talaga nila ng solusyon yung siksikan sa lungsod. Paano? Maraming tao at madali lang. So in other words, Senator, ang proposal po ninyo ay una ay talagang tignan, bantayan na ng gobyerno itong mga internet providers natin na trabahuin yung kanilang assignment. Oo, tama yun. Kasi binigyan sila ng prangkisa. Alam ninyo, yung prangkisa, alam naman ninyo yan, hindi naman yan karapatan. Hindi basta hihingi ka ng prangkisa, iyo yun. Hindi. Pag-aari yan ng taong bayan. So, ang makakuha ng prangkisa, malaking pribilehyo yan. Talagang ikaw lang. Ikaw lang sa lahat ang binigyan yan. It's a big, big privilege. So, wala kang karapatan mag-demand dyan. Pero pag binigyan ka ng regalong ganyan, abay, tuparin mo naman yung sinasabi mo ayun, na ibinigay. Yun na nga po, Senator. Ang sabi nga ho ng mga kababayan, eh, napangakuan na tayo doon sa kanilang mga ino-offer ng mga bundle at package. Eh, pero hindi natutupan yun. Eh, nagtataka rin ako dito sa dito. Ano ba yun? Hindi ba, ang dugo-dugo ng debate doon tungkol sa third telco na magkakaroon na rin ng prangkisa yung third telco, eh hanggang ngayon, asa na ba sila? Parang ngayon ko lang naririnig na nagkakaroon ng alingaw-ngaw, very way behind sila sa pinangako nila na magkakaroon na tayo ng third telco noong March of 2020. Sabihin na natin, na inabutan sila ng pandemya, nagkaloko-loko, abay, parang wala pa rin galaw, puro media-media lang na nagpalit yung chairman, kasi nagpalit ng frequency, pero on the ground, wala naman tayo nakikita. Tapos lalagyan pa raw ng towers yung ating military installation, nakaka-nervyos yata. Yun nga po, isa pa ho, Senator Imee, dahil ho yung pangako din ng mga free wifi sa mga bawat bayan-bayan, eh hindi pa ho yata natutupad. Talagang wala pa at yun nga, sabi nila, yung free wifi daw ang gagamitin sa eskwelahan. Nung tinanong namin yung free wifi, para sa public spaces lang daw, hindi daw makakapasok ng eskwela. Eh anong silbi nun kung hindi magagamit ng mga eskwelahan, ng teachers natin, ng ating mga estudyante, wala palang libreng wifi. Eh anong sinasabi ng DepEd at ng CHED na remote learning, distance learning, eh wala naman palang masasagip na libreng wifi. Hindi tayo talaga eh, ang hirap-hirap. Dahil alam naman ninyo, nasa 70% yata ng Pilipino no access to wifi na maayos. Yun na nga po. So, paano yun? Kahit sabihin natin na may pera yung magulang, na medyo mahirap-hirap sabihin yan during these times, ano? Sabihin natin, willing sila na maglagay ng wifi, wala silang makukuha. Bibili pa niyan ng tablet. Magkano na naman yung tablet? Pagkatapos, dadagdagan pa ng kuryente kasi syempre kailangan ng ilaw.
Tapos hindi pa pwede mag-overheat, aircon pa, o at least ventilador man lang para dun sa tablet. Mm-hmm. Abay, tatlo yung anak. Paano ba ito? Times 3 pa lahat patong, yun. Patong. Nako, talagang patong-patong, hindi kakayanin ng ordinaryong pamilya yan. Opo. Eh, Senator, I mean, nabanggit po ninyo, baka dapat nang inconsider din ng gobyerno na ang magpagawa ng mga cell sites. Yun lang ang sinasabi ko, na kahit papano, yung infrastructure, yung basic skeleton, kailangan nag-i-invest ng gobyerno dyan. Huwag na tayo mag-invest sa counter-intelligence ng DICT, ng mga surveillance. Nakakatawa naman, ano bang istiyahan yan? Mas maigi, siguro gawa rin tayo ng kakaunting mga kahit papano, meron din tayong mga basic na spine, kumbaga telco spine ng buong bansa. Kasi yan ang ginawa ng Vietnam, halimbawa. Maliwanag sa Vietnam, yung gobyerno talaga ang naglaan ng mga kable. Ganon din sa Myanmar, nakita natin talagang ginastusan nila yan. Kaya hindi sila nabibiktima ng sino mang telco. Yung telco nagbabayad sa kanila at mag-aalkila ng spaces, mag-aalkila ng frequency. Abang ngayon, ang gobyerno pinamigay lahat ng frequency, nanlilimus pa ng frequency ngayon sa iba't ibang telco at broadcasting companies. Ayun na nga, nakakatawa naman itong sitwasyon natin. Yun na nga, Senator Imee, kasi tayo ang may-ari kung tutuusin ang publiko. Dapat! Oo naman. Pero parang tayo pa ang nagmamakaawa ng kahit konting signal lang. Yun na nga eh. Tapos ngayon, yung NTC, unti-unti na binubuo, binabalik naman daw sila ng, binabalik na raw ng ABS, binabalik na daw ng ibang stasyon. Ang akin, bakit pinagmumudmud lahat yan? Hindi naman pala ginagamit lahat. At hindi naman pag-aari habang buhay yan. Kundi gagamitin lang for X number of years, for so many purposes, pero hindi naman bale todo na kanilang-kanila na. Ito hong si Press Rodelio Estabillo, kabsat po ninyo ito, Manang Imee. Estabillo, taga sa amin yan. Oh, yun nga ho, maraming sundalong Estabillo. Kaya nga po, sabi ho nila, baka daw pagdating ng budget deliberation ng mga ahensya, pakikalampag nyo ho yung mga dapat gisingin at kalampagin. Yes, tama yun. Yung NTC, yung DICT, sana naman yung ating kaibigan na dating sundalo rin, si Secretary Hunasan, sana ipaliwanag niya yung budget niya kasi talagang hindi natin nararamdaman na may kilos yung DICT sa kalagitnaan nitong pandemyang to. Ano ba talaga ang tulong na maaasahan natin? Kasi yung nung tinanong namin yung DICT, hindi daw sa kanila yung free wifi. Iba na naman department o bureau yun. Nalito na nga ako, sino ba talaga in charge? Ay nako, buti na lang, nandyan ho kayo at magbabantay ho dito sa ating problema sa internet. Ano ho? Oo, nakakasungit na yung internet. Ano? Talagang pagkahirap-hirap. Tapos, eto nga, yung tanging libangan pa ng mga taon ngayon, manood ng Netflix, ng sine, o ano man. Lalagyan daw ng tax. Naku, talaga naman, marami rin galit niyan. Dahil, oo nga, unang-una, paano ba itatax yan? Nasa abroad lahat yan. Hahabulin ba natin sa US yan? Ang problema para natin, maging katatawa na tayo. Problema natin, Manang Imee, lalo na sa mga internet provider, pagka naniningil, ang bilis. Pero pagdating sa signal, napakabagal. Sinabi mo, ang bilis-bilis, putol agad. Sabi nga namin, dapat medyo tigil-tigilan muna yung pagpuputol. Hindi naman nangyayari. Talagang pagkahirap-hirap itong sitwasyon natin. At ang kinatatakutan natin ngayon, kawawa naman yung mga graduate. Alam mo yung mga bagets na nag-graduate, nagsumikap, nag-aral, nagsunog ng kilay. Abay, nag-graduate ng class 2020, kung high school man o college man, anong mapapasukan ng trabaho kundi internet, online jobs. Yun lang naman ang tanging mapapasukan at nagsasarahan nga yung mga negosyo, hindi naman maasahan yung internet din. Ayun na nga ho, ang tanong nga ho nila, paano ko kayo magko-complain? Online din? Sanda i-report, tama. Magbabog down yung system. Cannot enter. Ako po. Manang Imee, maraming salamat po sa inyong oras at pagkakataon. Maraming salamat at asahan ninyo, kakalampagin natin itong mga internet providers, pati yung mga ISP. Tapos yung hinihingi nila na i-simplify natin yung proseso para hindi 10,000 signature, yung sinasabi nilang pagkarai-rai daw bureaucracy.
eh tanggalin natin yung red tape at gawin nating madali. Pero sa kabila nun, gawin naman nila yung pinangako sa atin na maganda ang signal, mura at libre yung internet, higit sa lahat, hindi tayo nagkakandi permisyo at nanenervyos at nagagalit dahil lamang sa kawalan ng signal. Ayun na nga ho. Yung mga taga San Mateo Rizal ho, na mga guro na nakikinig sa atin ay umaasa po, Manang Imee, na kayo ay makakatulong sa kanila ngayong nagsimula. Naku, kawawa rin teacher natin. Naku, okay. Ang gastos nila sa wifi at saka sa bagong laptop, pagbihira, wala naman maibigay yung gobyerno. Sila na mismo ang naglalabas ng pera. Kapag walang internet, sila rin ang nagpapaserox ng mga materials. May kilala nga ako, naman. Manang eh, yung teacher pa nagbibigay ng panload sa bata para lang makapag-internet. Nako, ano ba yan? Sobra na yan. Talagang born to suffer. Binibiro ko na nga yung mga teacher ko na, nako, kayo talaga, mulat sa pool, BTS, born to suffer. Kawawa na pa. Manang Imee, salamat pong muli sa inyong oras at pagkakataon. At happy birthday pala, belated happy birthday pala sa dating Pangulo kahapon. Ano? Oo nga, kahapon, Marcos Day sa Ilocos Norte. At bukas, birthday na naman kami, si Bongbong naman. Ay, happy birthday. Puros birthday kami ng September. At yung bunso namin next week, 16, sunod-sunod ang birthday po sa amin. Kaya makikipansit ako, pero online pansit na rin lang. Maraming salamat po, Senator Imee Marcos, na imbag naman. Thank you, Ray. Kastamit keng ka. Thank you. Diyos ti Agnina, Madam Senator Imee Marcos.